So, ayan. Ito, real talk on real talk. Mainipin si Madam E. Which is true kasi alam nyo guys, pagka, for example, yun sa mga luxury or sports car, kapag nagustuhan namin siya or nagustuhan ko siya, automatic within the day, fully paid ko yan and deliver mo na agad ngayon. Ganon. So, basically, hindi ko kaya yung mag-intay na, ay, 1 week pa po, 1 month pa po, ganon. Itong bahay na tinitirhan namin ngayon. This one, yes, yung bahay namin ngayon. Dati, tiningnan namin to personally, eh nagustuhan ko agad siya. Kaya nag-down ako ng 50,000 para malaman lang ng seller na interested talaga ako. Then kinabukasan, pinacheck ko sa RD kung clean yung title. Then kinabukasan, finally paid ko na agad siya. And this house, title under our name na po ngayon. Ito yung bahay na private house ko na hindi ko, parang alam mo yung privacy, ganun. And ito rin yung bahay na wala kaming balak ibenta. Wala dito eh, masaya. Tahimik, payapa, ganun. And besides, ano, super lamig kasi Tagaytay ito eh. Parang this house, umabot siya ng nasa 50M, parang ganun. And yes, hindi ako takot na magsabi ng presyo. 50M kasama na yung mga transfer, kinemer, loot, ganun. Hindi ako takot magsabi ng presyo kasi nagbabayad ako ng tamang tax and yun mismo yung dineclare ko. Hindi ko pinababa yung value nitong bahay na to nung binayaran ko. And transfer kasi namin to parang online banking lang ata, ganun. Ayun, mainipin si Rosmar. Kaya hindi na parang yung for example yung paparenovate pa, lupa muna, tas dream house. Alam mo yung pag gusto ko ngayon na, parang ganun. May ugali akong ganun. May ugali ako na pag gusto ko, makukuha ko, ganun. And syempre, para makuha mo isang bagay na gusto mo, kailangan mong pagsikapan. Kailangan mong gawin yung best mo. And mostly, lahat ng nabibili namin property, ganun. Tinignan ko ngayon, nagustuhan ko, makikipag-deal na agad ako. Basta ipapacheck ko muna yung mga documents, kala attorney, and okay na. Okay na ba? Mainipin nga.